Isang babae na may masalimuot na kwentong pag-ibig ang aming nakilala. Si Eileen, 10 ang kanyang naging anak. Pero alam nyo bang, mas marami pa dyan ang bilang ng kanyang mga nakarelasyon at mga tatay ng kanyang mga anak, naging mga asawa pa. Ang nakakawindang, mismong ang tsuhin din daw niya napabilang sa hilera ng listahan ng kanyang mga jowa. Paano nangyari yon? Bakit ba naman kasi umabot sa ganun? Ito na ang revelasyon ni Eileen sa pag-amin, tsuhin ko ang lover ko. Sila ang pamilya Asuelo ng Cainta, Rizal. Kahit hirap sa buhay, matamis pa rin ang mga ngiti sa kanilang muka. Pero ang masayang larawan ng pamilyang ito, nababalot pala ng masalimuot na nakaraan, lalo na ang tungkol sa ilaw ng kanilang tahanan. Siya si Eileen, hindi lang isa, dalawa o tatlo ang napangasawa, kundi 13 lalaki ang dumaan ng seryoso sa kanyang buhay. Medyo malas sa pag-ibig, nakaraming anak pero nakailang asawa rin siya. May ilan na parang naiinis sa mga nangyayari sa kanya, pero siya kasi hindi niya pinapansin yung ganung bagay. Hindi na sikreto sa kanilang lugar ang pinagdaanan ni Eileen. 10 ang anak niya, pero mas marami dyan ang bilang ng mga lalaking kanyang minahal. Bata pa lang, kilala na siya bilang pasaway at rebelde sa kanilang lugar. Okay naman po yung pamilya ko. Ako lang naman po yung matigas ang ulo. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Eileen. Madalas kasi nakatambay lang siya kasama at kainuman ng kanyang mga barkada. Ang malimit noong pag-aaway daw ng kanyang mga magulang ang dahilan ng kanyang pagre-rebelde sa pamilya. Alam ako po, nag-aaway na po sila. Yun po, na-rebelde na po yung utak. Kung ano na pong ginagawa ko sa buhay ko. Say anyos lang si Eileen nang layasan niya ang kanyang mga magulang dahil sa pakiramdam daw niya ay wala nang saya ang loob ng kanilang tahanan. Sa mura niyang edad, para mabuhay ay pinasok niya ang pagiging isang pick-up girl. Katawan ang naging kapalit sa perang makukuha sa customer. San-san po ako nun? Sa mga kaibigan. Tapos kung ano pong mga diskarte ginagawa ko. Ng 3 taon sa ganitong trabaho na kanyang pinasok, hindi maiiwasan na mahulog ang kanyang loob sa customer, bagay na magbibigay pala ng kalbaryo sa kanyang buhay. Hindi niya raw malilimutan si Christian, ang unang nagmahal at sumeryoso sa kanya. Kaya siya huminto sa kanyang pagiging pick-up girl. Kinuha niya po ako. Sumama na po ako sa kanya. Hanggang sa maging kami na po. Pero po, hindi na po niya ako pinaganon. Ibinahay niya po ako. Pero hindi nagtagal, lumabas ang tunay na ugali daw nung Christian. Seloso daw ito at magaan pa ang kamay. Parati siyang nasasaktan. Ha? Sige naman. Iniwan niya si Christian at bumalik ulit sa pagiging babaeng nagseserbisyo. Hanggang sa nakilala naman niya si Mark, ang naging pangalawang seryosong relasyon ni Eileen. Dito naging mas mapusok siya at nagkaroon siya ng 2 anak. Nakilala ko po yun sa ano, sa brat. Yun po. Nagsama na po kami. Hanggang nagkaroon po kami ng 2 anak. Dahil hindi maiwan ni Eileen ang kanyang trabaho, tulad noong una dumating din sa puntong physical din siyang nasasaktan ni Mark. Kaya sa 2 pagkakataon, bumitaw siya sa kanyang asawa. Ako bumalik na naman po ako sa dati.
Yan, may nakilala na naman po. Tapos po, ano, naghiwalay din po kami nun. Ano, kasi po ano yun. Mabang kwento po yun, masyadong seloso. Tapos po, may nakilala na naman po ako. Sa tambay naman po to, sa inuman. Naging asawa ko din po siya. Ano po, may naging anak po ako. Ano, isa lang po. Tapos po, naghiwalay din po kami. Sadyang malas sa pag-ibig si Aileen dahil si Raymond ay wala daw pangarap sa buhay, kaya hindi rin niya natagalan. Mula kay Christian, kay Mark at si Raymond, hindi napansin ni Aileen na kakahanap niya ng tamang lalaki. Umabot na pala noon sa 8 ang kanyang kinasama. Lahat daw ay pare-pareho lang matapos makuha ang kanyang pagmamahal at katawan. Pero bakit nga ba umabot sa ganun karami ang kanyang nakarelasyon? Mabilis po talaga ako ma-in love, lalo na pagwapo yung kaharap ko. Nakikilala ko naman po sila, mabait eh. Yung pinapatulang ko na po sila. Pagmabait po sa akin, mabait din po ako sa kanya. Mula sa 8 lalaking dumaan sa kanyang buhay noon, inakala na ni Aileen na wala nang siseryoso pa sa kanya hanggang nakilala niya si Gilbert. Ang muling nagpatibok sa kanyang puso. Si Gilbert na nga ba ang forever ni Aileen, o siya ang lalaking magiging dahilan pa ng kanyang matinding kalungkutan at kasalanan? Ang masalimuot na kwentong pag-ibig ng babaeng na in love sa kanyang kamag-anak, tutukan dahil marami pa tayong malalaman na revelasyon kay Aileen. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Malas na nga sa pag-ibig, malas din sa buhay. Paulit-ulit na pinapaasa at sinasaktan. Yan ang naranasan ni Aileen. Ang mga lalaki, parang damit lang sa kanya kung siya'y magpalit. Pero may mantsa namang iniiwan sa kanya dahil mula sa 2 anak, naging 9 na ang bunga ng kanyang mga pagmamahal sa mga maling lalaki. Hanggang nakilala na nga niya si Gilbert. Mabait naman din po siya, masikaso pa sa akin. Naasikaso niya ako kung ano na pong ginagawa niya sa akin. Masaya ang naging pagsasama nila ni Gilbert noon. Nakaramdam daw siya ng tunay na pagmamahal. Pero ang tila mala fairy tale na kwento nila na uwi sa isang soap opera sa mapaglarong biro ng tadhana. Sa dami ng lalaki sa mundo, bakit sila pa ni Gilbert ang pinana ni Cupido? Dahil na-discovery ni Aileen at ni Gilbert na silang 2 pala ay magtsuhin. Alis pala ako, mama. Nandito Tiyo Putol. Sinong tito? Tiyo Putol, aswelo. Bakit kakilala mo? Lolo ko yan ah. So magkamag-anak tayo. Magkamag-anak tayo? Hindi pwede to. Na pagmamahal pala ang kanilang nararamdaman. At hindi inakala ni Aileen na mismong kadugo pala niya ang nagpapaligaya sa kanya noon. Iniwanan ko siya kasi nakakaya po yung kamag-anak ko. Tapos po, diba, papatulan ko ng ganun. Nagsama rin po kami noon 3 buwan. Mula noon, hindi na siya nagparamdam sa kanyang tsuhin. Masakit para sa kanya ang ginawang pag-iwas. Pero alam ni Aileen na hindi dapat at kasalanan ito sa mata ng tao at mata ng may kapal. Hanggang isang araw, hindi niya inaasahan na may makikilala siyang kasing bait ni Gilbert. Mamahalin at tatanggapin ang buo niyang pagkatao. Nakilala ko po si Jonathan ngayon dito po sa Sapa. Taga dito po yan yung asawa. Ang 13 lalaki na si Jonathan, walang pag-aalinlangan. Tinanggap siya nito at pinangatawanan ang kanyang 9 na anak. Mayroon na rin silang anak na si Ethan, 8 buwang gulang. At bilang tumatayong tatay, responsable naman daw itong si Jonathan.
namamasukan siya bilang construction worker para buhayin ang kanyang instant na big family. Siya na po talaga. Mabait po talaga siya. Wala po akong masasabi. Kahit po kung ano yung pagkatao ko, tinanggap niya po akong bilang asawa. Lahat po ginawa niya sa akin. Hindi niya po kami pinapabayaan ng mga anak ko. Tingnan niyo nga po, ang dami kong anak, pero inaano niya po. Tinuturing niya ang anak niya. Sinagot niyo na lahat ng ano niya, lahat ng anak niya. Kung anong meron na kakainin, halos-halos na lang. Mga ganun. Kung anong ulam, wala lang. Wala naman nasasabi sila. 2 taon nang nagsasama si Eileen at Jonathan. At ang hiling ng mga anak niya, si Tatay Jonathan na sana nila ang maging huling tatayong padre de pamilya. Hiling sana si Jonathan na yung uli para maging maayos na yung buhay niya. Lahat ng pagsubok na dinadaan nila, kaya nila ang dalawa. Sana ako nang sana una tuloy na hanggang sa dulo ng kamatayan na magsasama kami dalawa. Sa daming kasalanan na nagawa ni Eileen sa kanyang mga anak at magulang, umaasa siyang sana mapatawad pa siya ng Diyos. At hiling niya na gabayan siya ng Panginoon para mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak at hindi malihis ng landas tulad ng nangyari sa kanya. Sana nga po hindi mangyari sa mga anak ko yung nangyari sa buhay ko. May anak po akong 3 babae. Ayoko rin po sila lumaki na ganun nangyari sa akin. Huwag po silang gagaya sa akin. Maging maayos silang pagbutiin nila yung pag-aaral nila. Para po may maano po sila sa sarili nila. Kinonsulta naman namin sa isang eksperto ang naging kalagayan ni Eileen noon. At dito malalaman na maraming dahilan bakit daw nawawala sa tamang daan ng isang tao. Una-una, no, dahil sa ganong klase na marami siyang naranasan ng bata, siya maaring deprived siya ng tinatawag nating nurturance, yung affection. So ang tendency, yung biglang naghahanap siya. And then siguro kung naka-experience siya na naiwanan siya before, tapos doon mo makikita dahil na at an early age, parang post-adolescent pa lang nung talagang nagkaroon siya ng unang karelasyon. So nabuo yung personality niya. And basically, dun sa sinabi mo, lumalabas na dahil parang there's fear of abandonment, kailangan merong kapalit. Sa totoo lang po, hindi naman masama ang magmahal. Kadalasan, ang nakakasama ay ang pagbibigay natin ng buong-buong pagmamahal sa maling tao. Yung tipong wala nang itinitira sa sarili. Kaya hanggat maaga, matuto tayong mahalin at pahalagahan muna ang sarili. Dahil sa tamang panahon, darating din ang tamang tao na bubuo sa wasak ninyong puso at makakasama ng hindi hiram, kundi panghabang buhay. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pilik mata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilik mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilik mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.